napag-usapan natin na meron talagang naging problema dyan. Ang aking ano nga, intel dyan sa loob, sa totoo lang, nung una daw, ang usapan, si Tugade, yung Tugade na yan, ang ilalagay sa airport. Yan ang usapan. Yan ang parang kasunduan. Kaya lang, nung ina-appoint na daw ni Marcos ito sa airport, pumalag itong sekretary na si Bautista, di umano. At sabi niya, wag dyan. Marami akong project dyan. De. Walang ganun. Sinabi lang niya, wag dyan. Sa LTO ka na lang. So inilagay siya sa LTO. Eh, ang tanong ko nga doon sa kakilala kong source ko niyan, sabi ko, bakit ganun? Ba't pumayag si Marcos? Sino ba presidente? Sino ba nag-a-appoint? Eh, alam mo naman, utang na loob, utang na yan. Wala tayo magagawa, ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. So, mas sinunod daw yung kagustuhan ni Secretary Bautista, di umano, na wag dyan sa ano, dito ka na lang sa LTO. So nilagay sa LTO. Pero tinanggalan siya ng kakayanan na pumirma ng mga projects na kung saan sana masusolusyonan yung mga problema tulad niyang plastic na card sa lisensya at pati sa plaka. Tinanggal sa kanya yun kasi above how many millions, eh hindi pwedeng pirmahan ng isang ase. Which is, noong nakaraang mga administrasyon pwede. Pero sa kanya tinanggal. Para mapilay siya. At pag napilay siya, magagalit ang tao, pagbubuntunan siya, at magre-resign. Ito na nga, nag-resign na siya. Yan ang isang halimbawa na sinasabi ko sa inyo pag ang gobyerno natin, ang walang inatupag kung hindi ang politika, ang nagsasakripisyo, taong bayan. Ang nagsasaper, taong bayan. Tulad ngayon yan, lisensya, hindi ba napakalaking kahihiyan yan ng lisensya natin na ka-Xerox? Bakit? Dahil sa pamumulitika, di umano, ng ating Secretary DOTR na si Bautista. Sana nga matanggal ka na eh. Diretsuhan. Eh ako si Banat ba eh? Bakit ba? Hindi, kasi sa totoo lang, sa isang taon mong naandyan sa DOTR, lahat ng magandang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte, eh nababoy. Sa totoo lang, sir, walang biro. Tingnan mo airport, di ba? Dati, proud na proud kami sa mga pagbabago nangyari sa airport. Ngayon, ano, kinasusuklam ng bawat Pilipino ang nangyayari sa loob ng airport. Puro kapalpakan. Sabi nga, more than anything else, ang importante ay... Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Yan. Puro kayo talk ng bagong Pilipinas, yung airport natin na luma na. Di ba? Walang biro. Puro kayo talk na gaganda ang Pilipinas, magiging golden age. Ano nangyari? Oh, hindi totoo. Ano nangyari? May nanghihipo, may nagnanakaw. Oh, don't tell me. Hindi papalpak sa iyo 'yon. Mahirap 'yan, yung talk na wala namang ginagawa. 'Di ba? Eh diyan pa lang, aba sir. Buti pa ito nung wala na siyang magawa, nag-resign. Ikaw, kailan ka magre-resign? Secretary Bautista. Hindi yung totoo. Pakapala na lang ba ng mukha to? Hindi. Ako, wala ako sinasabing magnanakaw ka. Wala ako sinasabing masama kang tao. Pero the mere fact na puro palpak ang nakikita namin sa airport. Oh, na nasa ilalim mo yung makaramihan na nandoon. Abay. Ano na to? Ano to? Nga. Kapala na lang ng muka. Hindi ko tayo mag buti pa ito si ano, merong ano eh. Merong delikadesa eh. Nung wala na siyang magawa kasi tinanggalan siya ng kapangyarihan, gawin yung dapat niyang gawin, abay nag-resign. Oh. Buti pa ito nag-resign. Ikaw, Secretary Bautista, kailan ka magre-resign? Nag-aantay kami, ha?
Oh, sama ka na, Secretary Remo. Hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Ay, sorry naman. Na magkaiba sila ng paraan ng DOTR para serbisyuhan ang publiko. Sinabi niya rin magbibitiw siya kahit walang pagkakamali o pagkukulang ang kanyang opisina para bigyan si Bautista ng kalayaan na pumili ng taong makakatrabaho. So ayan, no? Napaka-obvious eh. Sinabi niya, para ano, mag-resign na lang ako para yung kusino gusto mo, yung nalay pasok mo. Para may kalayaan ka. Ano kayang kalayaan yan? Kalayaan sa mga bidding o kalayaan na gawin yung trabaho? Hindi ha, hindi ko alam kung anong kalayaan yan. Kalayaan ba yan na ma-perform niya ang duty niya bilang secretary o kalayaan sa mga bidding na mangyayari dyan? Nagtatanong lang ako. Yan ang mabuti. Sa timeline ng proyekto para sa pagbili ng mga plastic cards para sa driver's license, inilagay nito gadi na noon pang January 17, pinirmahan niya ang purchase request para rin. January 17 niya na daw pinirmahan yung purchase request bilang secretary. Kaya lang. Pero nung araw ring yun, naglabas ang DOTR ng special order na nagsasabing hanggang 50 million pesos na halaga ng... Tingnan mo na. Tingnan mo kung anong tambalos na sa nangyari dito. Mantakin mo, yung araw na pinirma niya na, oy, wala na tayong plastic, kailangan na natin, gawan tayong purchase order. O, pirma siya. Biglang naglabas si Secretary Bautista ng, hanggang 50 million lang ang pwede mong kunin. Anong ginawa dun? Hindi, isipin nyo na maigi, anong ginawa dun? Binigyan ng limit. Alam mo, dapat ito ang tawagin sa ng ano yun, ng Senate eh. Bakit nang gaganito to eh, di ba? Oh. Bakit nang gaganito to? Bakit siya binigyan ng limit? Sana nasolusyonan sana yung mga plastic nating lisensya, yung Xerox nating lisensya. On that day, same day, biglang tinanggal sa kanya. Oh, pero sabi nga niya, yung mga predecessor niya, ibig sabihin yung mga dating LTO chip, pwede hanggang 1 billion ng pirma. Ngayon, ano nangyari? Dahil sa pamumulitika ninyo. Secretary Bautista, baka it's about time kayo na ang sumunod na mag-resign. Konting hiya-hiya naman po kung meron pa po kayo, sir. Sana naman, konting hiya. Bigyan ko kayo ng maliit na impormasyon. Alam nyo ba, kailan huling ginawa yung ganyan? Oh. Para lang sa kalaman nyo, according sa source ko na opisyal, ha? Ginawa yung ganyang klaseng sistema nung panahon ni Marrojas, kaya maraming nagalit kay Marrojas nun. Ang signing, nasa secretary lang, wala sa baba. Ibig sabihin, kung ano lang yung pumasok sa bidding ng Office of the Secretary, doon lang. Hindi hinahayaan yung mga nasa baba. Noon daw panahon ni Marrojas, yun ang sabi. Kaya nagkaloko-loko daw noon. Yun ang kwento sa akin. Ngayon, inulit yun na naman. Bakit? Ano talaga ang tunay na dahilan bakit ayaw ninyo sa baba maayos yung mga ganyan? Don't tell me, corrupt yung mga nasa baba kaagad. Eh, hindi kasi yan ang dahilan nila eh. Para daw maiwasan ng korupsyon. Eh, kung gusto, wala pala kayong tiwala sa mga nasa baba, edi palitan nyo. Para kayong mga ano eh. Para kayong mga security guard doon sa mall. Sorry ha, mga security guard. Lalong-lalo na doon sa isang appliance center. Bibili ka doon sa appliance center, babayaran mo sa cashier. Pagdating mo sa cashier, dadalhin yung gamit mo doon sa entrance ng guard. Kailangan ipresinta mo yung binayaran mo, yung resibo mo dun sa entrance. Sa loob-loob ko, wala kang tiwala dun sa cashier na nagbayad ako. Doble-doble yung trabaho nyo. Yung lakad lang naman from the cashier to the entrance nung guard, wala pang 1 second. Ganun, ang lakad. Parang, cashier, guard. Sabi ko nga dun sa guardian nung bumibili ako nun, sabi ko, wala ka ba tiwala dun sa cashier mo? Bakit kailangan pa yung resibo ko? Hindi siya kasi ko. Kung wala pala kayong tiwala doon sa cashier, palitan nyo. Hindi yung ganyan. Ang lapit-lapit lang. Kailangan po tingnan. Napakita nga. Di ba? Unless, kunwari, sa mga... meron kasi yan sa Amerika, yung pinupunta namin sa Guam noon. Walmart ba yun? Basta,
nakalimutan ko na. Doon talagang chine-check kasi walang tao sa cashier. Self-service, ika nga, doon sa cashier. Self-service doon sa cashier. Tapos pagdating mo sa exit, doon che-check lang nila yung gamit. Okay lang yun kasi walang tao sa... Malay mo, may mga tarantadong hindi binayaran. Pwede yun. Pero yung may... Hindi ka naman makakalabas ng cashier kasi merong harang. Di ba? Tapos lalagyan mo pa ng security yun, iisa-isa yun yung gamit mo. Anong katarantaduhan yun? O anong punto ko dito? Ganun lang kasimple. Kung wala pala kayong tiwala na pumirma ng kontrata yung mga nasa ilalim ninyo, eh ba'y palitan nyo? Ba't kayo naglalagay ng mga mandarambong sa ilalim? Di ba? Ganun lang kasimple. Kung wala kayong tiwala sa mga nasa ilalim ninyo, palitan nyo. Hindi yung, hindi, wala kaming tiwala dyan eh. Lagay lang namin dyan. Ba't yung panilagay? Anong katarantaduhan yun? Para sabihin nyo hindi, kaya namin hindi sila pinapayagang pumirma kasi baka magnakaw. Ah! Bakit nandyan? Anong kalokohan yun? Di maglagay-lagay kayo na may pagkakatiwalaan nyo. Ba't kayo naglagay na pagdududahan nyo? Anong klaseng tambaluslus yun? Di ba? Ay nako, anyway, palusot na lang tig siguro ito. Alam nyo, yung mga palusot na ganyan, sabi ko nga, wala na ibang dahilan yan. You just want to have the control of everything. Di ba? Control of the projects, kung ano man yung pumapasok dyan. Ngayon, ibig bang sabihin nun masama? Hindi naman po. Pwede naman na ganyan lang just to make sure everything is according to what you plan. Okay? Pero akin, kung nasa control nyo pala yun, kinuha nyo yung control, eh bakit asa na yung lisensya? Naintindihan nyo ibig sabihin? You took the responsibility of signing the contract na mas malaki, more than the 50 million contract, o asa na? Di ba kaya nyo nga kinuha is to make things more efficient o para sabihin na natin mas maganda ang serbisyo, mas madali ang serbisyo, o asa na? The mere fact na wala, kasalanan nyo. Kinuha nyo yung responsibilidad eh. Di ba? Kinuha nyo yung responsibilidad pero hindi nyo naman napanindigan. Ano tawag dun? Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Yan, talk na wala namang ginagawa. Kaya dapat, it's about time, mag-resign na kayo, Secretary Bautista. Yan ang totoo dyan. Pagpasensya nyo na, ha? Ayaw namin ng OJT. Ang gusto namin yung talaga ng sisilbi sa bayan. Kaya lang, ba't siya mag-resign? Siya nga nagdi-desisyon. Hindi, totoo eh. Siya nga nagdi-desisyon. Ba't siya mag-resign? Alam mo, eto ha, hindi naman nun sa pangusga pero ganun na nga. Alam mo yung problema sa Pilipinas? Ha? Ang problema sa Pilipinas is resulta lang ng meron tayong mahinang presidente. Yan ang katotohanan. Pagbalik-baliktarin mo. Kasi if there is a strong president, halimbawa doon sa kamera, walang ganyang gulo eh. Di ba? Just talk to the people, sa mga kongresista. Kung may problema ba tayo dyan? If the president is strong, definitely walang gulo dyan. Eh ang problema, dahil napapraning kayo, ang bilis ninyong maaning, kung ano man ang, ewan ko, kung anong ginagawa nyo, ba't kayo naaaning bigla? At eh, kung malakas kayo, hindi kayo dapat maaning. Di ba? Halimbawa, kunwari, ito, walang biro ito. Kunwari, jowa mo. Ito tayo sa usapang jowa. Kunwari, jowa mo. Oh. Hindi ka dapat mapraning na papalitan ka if you are a good jowa. If you're a good boyfriend o girlfriend, hindi ka mapapraning. Oo. Oh. Dahil sigurado kang wala nang hihigit pa sa galing mo. Yun lang yun. Pag ikaw ang pinakamagaling, oh, ikaw ang pinakamagaling magserbisyo, pinakasweet, pinakamaalagain, pinakalahat, hindi ka mapapraning. Matigas kayo. Bakit? Ako eh. Bakit? Tsaka maganap. Tanap ka ng jowa dyan?
Walang pera pa ngayon. Oh. Gusto mo nang hindi kasi ito to, walang biro ito ah. Kunwari ikaw, lalo na babae lalaki. Babae lalaki. Ito ito wag ko kayong mag-aagalit ah. Kasi sa, kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang wants, ika nga. Sa babae ang pinakagusto niyan, yung security. Ha? Sa lalaki ang pinakagusto niya, alaga. Magkaiba yan, di ba? Eh pag ang lalaki ah, eh wiwikling-wikling. At hindi makakuha ng security itong babae. Insecurity in terms of what? Financial, paninindigan sa buhay, plano sa buhay. Kung walang ganyan yung lalaki, yung babae medyo magiging ganyan yan. Tama, mali. Diba? Kasi medyo, wala malang future yung boyfriend ko. Paghahanap yan ng iba, baka sugar daddy pa hanapin yan. O, tama, mali. Pero pagka yung lalaki eh matikas, meron, kakayanan, may pangarap sa buhay, may vision, may plano, maniwala kayo sa akin yung babae, hindi yan maghahanap. Di ba? O, yun ang punto ko dito eh. Kasi nga ho, pag ang... Ayoko man sabihin pero masakit man sabihin. Pero kung ang presidente eh mahinang nila lang, ha? Madaling matakot, madaling mapraning. Kasi kung malakas na tao ka, kung ikaw yung tipo ng tao na, oh, sige. Oh, parang si Presidente Duterte, di ba? Oh, ano sabi niya? Hoy, mga sundalo ko! Kung magkukudingta kayo, sabihin niyo na, bababa na lang ako. Para di na kayo magpatayan. Di ba? Naalala niyo? Si Pangulong Duterte, ganun ang bitaw? Kasi confident siya eh. Strong siya eh. Alam niya ang ginagawa niya. Nabigyan niya ng magandang sapat na sahod, suporta ang kapulisan at sundalo. Kaya pag nagsalita siya, ay, kung magkukudita rin naman kayo, kayo mga sundalo, lagi niya sinasabi yan, di ba? Naalala niyo sinasabi niya lagi? Oh. Kung magkukudita rin naman pala kayo, sabihin niyo na lang, bababa na lang ako kasi kaysa naman magpatayan pa kayo, kapwa sundalo niyo, babarilin niyo. Di ba? Sinabi niya yan. Naalala niyo? Kasi nga, bakit niya sinasabi yan? Sinasabi niya ba yan? Kasi mayabang siya. Sinasabi niya ba yan dahil alam niyang magpapatayan yung mga sundalo? Hindi. Kaya niya sinasabi yon, confident siya na siya ay strong leader and you will like me no matter what.